Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang network and internet sa Windows 11. So pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga na-upload kong video. So saan natin makikita yung ating internet and network? So pwede natin siya ma-access dito. Diyan sa settings, makikita natin dito network and internet. So yan ang ating option. So meron ma-access din natin siya dito, yung wifi na to. Yung pwede natin i-right click yung wifi. Yan. And makikita natin siya dito. So, pwede natin i-click din to at saka punta tayo dito sa yung arrow na yun, makikita natin dito yung kung nakasaan tayo connected na network. So, pwede natin i-click yung more and mapupunta rin tayo dito. Saka, meron din tayong ibang option na makikita natin siya dito. I-click natin yung Windows logo. And makikita natin dito yung settings. So kung hindi niyo makikita dito yung settings, hindi siya nakapin dito, i-click niyo yung expand niyo yan at saka punta kayo sa letter S. So yan, pwede niyo yung i-right click at saka i-pin niyo. So sa akin, ang option ko dito ay unpin kasi nakapin siya sa akin taskbar. So i-click ko to. So yan, dito tayo magpo-focus sa network and internet. So currently nakakunik ako sa aking wifi. Hotspot Wi-Fi ko sa akin mobile. And pwede ko siyang i-click dito para makita ko yung Wi-Fi details kung saan ako nakakonect. So pwede ko siyang i-expand ito para makita ko yung details na connected ako via DHCP. So later on, ipapakita ko sa inyo kung gusto niyo mag-static. So hindi ko na i-explain in deep yung static, ano yung static IP. So, dito naman sa show available network, yung mga nakapaligid sa akin na network. So, nakatira ko sa apartment, eh marami ang internet dito sa kapitbahay ko. Ayan. So, i-back ko lang. Pili natin i-click to sa breadcrumb. Sa dito sa internet. So, kung connected tayo via wired, ay dito natin makikita yung details. And dito naman sa VPN. So usually pag gumagamit kayo ng VPN sa inyong company or dito niyo i-configure. So hindi natin ginagamit commonly usually ito. So i-skip ko na lang. So yung hotspot. So yung ating laptop ay pwede natin gamitin na hotspot para makakonect tayo. Kung connected kayo sa inyong wifi at saka kung gusto niyo i-hotspot itong laptop ay punta kayo dito sa araw na to. Saka i-turn on niyo ito. At saka ito yung inyong SSID at saka ito yung password. So pwede nyo i-edit yan. Yan, pwede nyo palitan at saka yung password kung gusto nyo palitan. So mag-back tayo, pwede natin gamitin ng arrow na to o yung breadcrumb na to. So airplane mode, pag halimbawa nasa airplane tayo, pwede natin i-turn on yung ating airplane mode. Ayan. So ito turn off ko. So, dito sa dial, hindi natin i-ano yan, yung proxy. Usually, ginagamit sa mga company yan. Pero sa atin dito, hindi natin gagamitin. So, dito naman sa network and advanced network settings, i-click lang natin yan. Saka kung gusto natin, ito kung gusto natin sa data usage, gusto natin mag-define na makikita natin dito kung gusto natin mag-enter ng limit. So, currently, yung na-consume ko, kasi bago pa lang to ay 10 GB. Ito yung frequently na actually ito napakalaki sa system kasi nag-update. So dito sa hardware and connection properties, makikita natin dito yung details ng ating hardware. So dito sa network settings ay pwede natin siyang i-reset ng ating network. Halimbawa nag-define kayo ng static or naglolo kayo yung inyong internet, ay pwede nyo siyang i-reset from the factory default baka ma-resolve dito kung may problema kayo. So dito naman sa more network adapter option, dito natin makikita yung kung gusto natin mag-static. So example, some reason nag-static tayo sa company kasi minsan nag-set up tayo ng router and require kailangan natin static yung ating internet or para ma-access natin yung device. So dito tayo mag-static, right click natin yan at saka properties, saka punta tayo dito sa TCP, IPv4 and properties and kailangan natin siyang i-turn on ito at saka ilagay nyo dito yung IP. So
dito tayo, dito nyo kailangan mag-static sa area na to. So, balik tayo dyan. Properties, naibalik ko. Make sure na naibalik ko sa opting. So, yan. Okay siya. So, balik lang ako. I-close ko to. And dito sa firewall, make sure na naka-on ito or active, updated para hindi kayo prone sa virus. So, hanggang dito lang. And I hope may natutunan kayo sa video na ito. Huwag kalimutan i-like and subscribe on our YouTube channel. So, have a good day sa inyo lahat.